Hello guys! Welcome back to my channel! So guys, in this video ay pakita ko sa inyo ang San Juan de Dios Church sa San Rafael, Bulacan. So very historical itong simbahan na to dahil tungkol ito kay Basilio at Christine. So very interesting guys, di ba? Ngayon papunta ko at papasyalan ko na rin yung aming kaibigan na pare na si Father Jerry. Bago ang lahat, kung di ka pa subscriber, mag-subscribe ka na and ring the notification bell para updated ka sa videos. 5 minutes later. So ayan guys, nandito na kami ngayon sa San Juan de Dios Church. Ayan, kasama ko si Ka Marlene. Ayan guys. So papasok na kami. At eksakto, lunch time. Yes! Nandito tayo ngayon sa museum ng San Juan de Dios Church. So mamaya ililipot ko kayo dito, pero on the other room, lilipot ko kayo kung saan nandoon si Crispin at Basilio. Okay? So yun, dito tayo sa isang kwarto ng museum na nandito si Crispin at Basilio. Ito muna yung mga kasuotan at traditional noong araw. Ito naman yung mga nung araw gamit sa mga pagsasaka. So ito yung gilingan, ng pala ay araro, paragos. Ito gilingan, so donated Dr. Felipe Berhel de Dios de los Reyes. So yan. Makikita ninyo, nandito rin yung mga antique na mga nung araw na plancha. Yan, banggera. Yan, gamit sa pangkusina, plancha de uling. Ito banggerahan, tawagin ng araw. So ang typewriter, telepono. Dito kinulong si Basilio at Crispin. So si Basilio at Crispin ay sakristan dito sa simbahan ng San Juan de Dios. So ito si Crispin at Basilio, pero si Crispin yung pinalo ng pinalo. So hanggang sa dumugo yung kanyang katawan at yung kamay niya. So itong wall na to may ano pa na mancha ng kanyang dugo. Yan. Ito yung kanyang kamay. May hugis at yung dugo. So ito yung talagang preserve nila na hindi mawala yung mancha ng dugo ni Christine. So yan. So dyan siya nakatalikod habang pinapalo siya. At kaya meron dito si Dr. Jose Rizal dahil nag-i-inspirasyon niya itong simbahan at si Basilio Crispin. Kaya naisulat niya dito guys, yung sa Noli Mitanghere ang buhay nila Crispin at Basilio at ang kanilang ina na si Sisa. So yun, kaya may image dito ni Dr. Jose Rizal dahil isa sa kanya naging inspirasyon habang nagsusulat siya ng Noli Mitanghere. So yun guys, itong lugar na to talagang preserve to dito sa simbahan para nandito pa rin yung spirit pa rin ng pangyayari kay Basilio at Crispin. So yun guys, ito na mga makikita ninyo. Yan, yung lugar na yan. So bakit merong balon. Sabi nga, yun daw mga Kastila, yan daw dumadaan, patawid sa kabila para sa paglabas dun sa may ilog. Tina-check nila yan kung lehitimong dugo pa yan. So tama, yan pa rin yung dugo ni Crispin. Very interesting, lalo na sa mga estudyante, mga kabataan. Ngayon, lilipat tayo ng ibang room. So guys, andito tayo ulit sa isang room. Parte pa rin ng museum ng San Juan de Dios. Ito naman, pakikita ko sa inyo yung mga kasuotan ng mga pari natin dito. Kapa, yan na nakatalikod. Dalmatica at saka kasulya. So ito naman guys, yung mga iba't ibang klase nung araw na babasahin ng nobenaryo. So ito naman guys, yung mga libro dito sa simbahan. Liber Matrimonium. Makikita mo yung mga lumang mga libro, mga Bible nandito.
So guys, nakabunga dito sa isang kwarto si San Rafael Arcangel. Siya yung may hawak ng isda at siya yung tungkod. So yun guys, nandito ako ngayon sa tuktok kung nasan yung kampana. So ito yung original pa. Naamoy ko yung amoy ng mga dumi ng paniki. So ayun lahat sila. Yan lahat dumi ng paniki. So hindi naman madalas puntahan to dahil papasokin yung loob ng simbahan ng paniki. So yun guys, hindi na ako makapunta doon dahil baka magliparan. Original pa na sahig nung araw pa. So itong kumbento po kasama sa 1750 father year 17th century. So itong main door ng kumbento yan, original pa. Ito yung nung araw yan, yan ang panlock. So ito lang, di na makakapasok. So yun guys, ito yung original na hagdanan pa rin dito sa kumbento. Yung sahig niya hanggang ngayon matibay. So ilang taon na rin to? Year 1896, more than 800 na taong Pilipino ang pinatay dito dahil doon sa digmaan na yon. Sabi-sabi na meron daw na naririnig dito or lumalakad. At meron din daw, ayon doon sa nabasa ko, na meron ding pare at madre na lumuluhod na nakikita dito. Sa dami ng pinatay dito na 800 plus na tao, yung taas ng dugo hanggang bukong-bukong ng paa. So dahil sa dami. So umagos, parang bumaha hanggang bukong-bukong dugo. So imagine niyo itong lugar na to, kung gaano karami. Yan, 800 plus na pinatay dito sa loob ng simbahan ng San Juan de Dios, San Rafael, Bulacan. So dito, sa mga gilid, merong nakalibing. So yung mga inilibing dito, yung mga napatay nung araw. So hindi na nila tinanggal dito. So lahat dito na inilibing. So may mga pangalan sa ilalim. So yun guys, makikita ninyo dito, yung pinakita ko nga kesa may sahig doon sa second floor, original pa yan, na part din dito sa simbahan. So makikita mo talaga yung na-preserve nila, pero yung iba may sira-sira na dahil sa sobrang katagalan na 17th century. So guys, nandito na kami ngayon sa garden, sa labas ng simbahan. In this part yan, puro original pa ang mga bato, adobe ng simbahan. Mahawakan ko man lang yung 1750 na taon yan. Oh, yun din, may paniki pa rin pala dyan. Ayun. Hi, paniki. Tulog lang kayo dyan. So yung guys, ito pa rin yung part ng kumbento. Sa gitna ng simbahan at ng kumbento. So ito yung garden. So makikita ninyo, napaka-refreshing dito sa garden. Yan. Sariwa-sariwa ang mga halaman dahil naalagaan ng mabuti. So ang kura paroko dito ay si Father Jerry Fortunato. So yung guys, dito sa garden may matatagpuan na balon nung araw. Pero delikado sa mga pumupunta rito. Kaya tinakpan lang muna yung balon. Pero hindi namin alam kung tinabunan o tinakpan lang. Basta ito yung balon. Pero wala rin kaming alam pa sa ngayon kung yan ay tinabunan o basta yan ay may takip. So ito yung balon nung araw ng panahon ng 1750. Balon na siya. So yun guys, dito na ako sa labas, sa harapan. So ayun doon, makikita yung 1750 San Rafael. So ito yung eskwelahan ng San Juan de Dios. Kaya meron dito tinatawag na labanan sa San Rafael. So ito, yan. Mamaya pakikita ko yan para mabasa ninyo. So sa pook na ito, naganap noong 30 ng Nobyembre 1896. Ang isa sa pinakamadugong labanan sa kalalawigan ng Bulacan sa pagitan ng mga katipunero na pinamumunuan ni General Anacleto Enriquez Matanglawin, itong tawagin, mga kawal na Kastila, sa pamumuno naman ni Teniente Coronel Lopez Archega. Sa pagkapawi ng usok ng putukan, tinatayang may 800 na katao sa panig ng mga Pilipino ang sinamang palad na namatay. Kabilang na rito si Matanglawin at iba pang mga katipunero na nakipaglaban para sa kalayaan hanggang sa huling sandali.
So ito si General Anacleto Enriquez na si Matanglawin. So ito yung entrance na simbahan. Super tanda na itong pintuan na to. So kung ito ay 1750 na tinayo, ito pa rin siya 1750. So yun, that's it guys. Nagustuhan nyo ba yung aking video dito sa San Rafael, Bulacan, sa San Juan de Dios Church? So please like, share, and comment lang kayo dyan sa baba. At saka guys, try nyo lang na pumunta dito at saksihan ninyo ang storya ni Crispin at Basilio dito sa San Juan de Dios Church. So that's it guys. Thank you for watching. Ingat tayong lahat. God bless you all. Thank you. Bye-bye!